Balinta naman sa lalawigan, sumampa na sa 16 patay, habang 4 na iba pang nawawala bunsod ng nararanasang malakas na pag-ulan at pagbaha sa Davao Region. Ang ilan sa mga apektadong residente, pinipili na lamang mamalimos sa kalsada sa Carmen Davao del Norte. Nakunan pa nga sa video ang baliyahan ng mga bakwit matapos dubugin ang isang tricycle na may kargang mga ayudang damit. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain ng Carmen LGU sa buong bayan. Nananatili namang lubog sa baha ang 10 eskwelahan sa lungsod. Sa taya ng lokal na pamahalaan ng Carmen, aabot na sa 2,300 ektaryang palayan ang nawasak ng matinding ulan at baha. Sa ilang pang tampok na balita, nanatilihin naman daw na handa ang mga residente malapit po sa nag-aalborotong Bulkang Mayon. Muli pong nagbuga ng maitim na abo ang naturang bulkan pasado alas 4 po ng hapon nitong Lunes. 3 minutong nabalot po na makapal na abo ang bunganga ng Mayon. At ayon sa FEVOLX, phreatic eruption ang naitala sa naturang bulkan. Wala po namang kinakailangan lumikas dahil walang nakatira sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng Mayon. Pero kapag lumuba ang sitwasyon, palilikasin na ang mga nakatira sa Barangay Kirangay sa bayan po ng Kamalig, Albay. Patuloy na inaapula ang panibagong forest fire na sumiklab sa Atok, Benguet. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog sa bahagi ng bundok sa Barangay Top Dak. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog pasado alas 9 ng umaga noong Linggo. Umabot pa nga ang sunog sa Halsema Road sa Barangay Kaliking dahil nga sa lakas ng hangin. Hindi pa masabi sa ngayon ang mga otoridad kung gaano kalawak ang dilamo ng forest fire. Pero ayon sa mga pulis, nagsimula ang forest fire sa mga sinunog na basura ng mga residente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.